Hi guys! Napakalaking usapin po ngayon itong viral video na ito ng Dalai Lama. Siguro po karamihan sa atin ay napanood na to. Dito sa video, makikita natin yung bata na humalik, yumakap sa Dalai Lama. At pagkatapos nga noon, dumikit yung foreheads nila at nilabas ng Dalai Lama yung kanyang dila at sinabi sa bata na suck my tongue. So yun, kaya kumakalat or trending ngayon yung suck my tongue. Nung mapanood ko to, inisip ko na lang na baka part ito ng kanilang kultura, baka ito'y isang tradisyon, 'di ba, na dapat sana ay intindihin muna natin bago tayo mag-judge or magbigay ng ating komento at reactions. Anyway, ang nakakapagtaka dito, ang pinaka-apektado po ay itong mga kababayan nating Pulangaw. Bakit kaya? Katulad ng sinabi ko dati, nasa punto na yung mga yan, itong mga Pulangaw, lalo na po yung mga social media influencers, nasa punto na sila na kanila nang kiniklaim na sila yung malinis, sila na yung matitino, di ba? Kaya pag may mga nakitang ganito, kahit hindi naman alam ang background at totoong pangyayari, abay magre-react agad yung mga yan. Laman ngayon, or content ngayon ng napakaraming social media influencers, etong issue na ito. At syempre, alam natin na yung mga Pulangaw na yan na nasa social media ay napakatagal nang nagmamarunong. So, ito ay isang pagkakataon na naman nila para sila ay magmagaling. Diba? Araw-araw nagmamagaling. Nagmamagaling. Kaya nung kumalat po yung explanation, abay siguro yung napahiya etong mga to. Katulad na itong isang Pulangaw, sabi, napanood ko yung video parang nabighani at nakalimot yung Dalai Lama. At hindi nakatiis kaya daw humirit. Marami pa sa kanila na nagsasabi na bigla daw na L yung Dalai Lama doon sa bata. Wow, talaga, ang galing. Ang galing mag-judge na itong mga kababayan nating oto-oto. Ano ho? Sabi dito, from what I saw, there was a long pause from the time the boy kissed him on the cheek and they locked foreheads, after which he was staring at him, which I can describe as a sudden lustful feeling, eventually making him say suck my tongue. Wow! Sa totoo lang, feeling ko talaga nakalimot siya at biglang na L. Alam na natin kung ano yon. Perhaps the universe really wanted that to happen to reveal a frailty that may have been hidden for so long. So dito pa lang, na-question na agad yung credibility ng Dalai Lama. At posible daw na ito ay sinadya ng pagkakataon para ma-reveal yung hindi maganda na gawain ng Dalai Lama. Ganon. Baliktad na kasi ang mundo ngayon, di ba? Dito nga sa atin yung mga kaparian, matindi ng batikusin, matinding pagdudahan, questionin ang credibility na itong mga Pulangaw. Ganun eh. Sabi nga nung bagong kilala ko na lawyer, dahil tayo po ay may nilakad sa Manila, sa Pasay, nung isang buwan, nilakad ko yung mga papeles ng aming pinapatayong building. So yon, nagkagulatan dahil kilala pala niya ako at syempre, kakamping siya. Sabi niya, bottom line, ang pinakarason na itong mga nangyayaring ito ay kasamaan. Kasamaan sa parte ng mga Pulangaw. Yun po eh, hindi na nila, or ang kanilang, matakin nyo ha, ang kanilang iniidolo ay yung mga sangkot sa kontrobersya, sangkot sa mga anomalya, mga mamamatay tao, mga magnanakaw, mga kriminal, yun yung kanilang iniidolo. Kaya nga itong issue ni Herbert Bautista, sabi ng mga netizens, pag ito daw ay lumabas bago pa man ang eleksyon, or nakasuhan sa Herbert Bautista bago pa man nga ang eleksyon, ay posibleng nanalo dahil baka mas lalong iduluhin siya ng mga utu-utu nating kababayan. Malungkot na katotohanan, pero totoo talaga, nangyayari talaga. Ganyan talaga ang mga Pulangaw. 'Di ba? Anyway, maganda na merong explanation dito nga sa suck my tongue na ito. Yun pala, eat my tongue dapat. Natural lang 'yun na magkamali dahil hindi naman English ang first language ng Dalai Lama. Diba? Kahit naman tayo rin eh. Dito sa atin, may ituturing natin na third or fourth largest
English-speaking country tayo eh. Pero marami pa rin ang nagkakamali sa tamang paggamit ng mga terms. So, yun pala, eat my tongue dapat. Maganda tong explanation na ito. Eto po. In Tibetan culture, so ito ay parte ng kanilang kultura, it is common to see the old grandparents not only give a pup kiss to the small children, but also give a small candy or piece of food to children from their mouth. Naalala ko, nung kami bata, eto totoo ah, nung kami bata, dahil syempre mga bata hindi pa makanguya ng corn, yung corn na sinugba sa apoy, niluto sa apoy. So yun ang inunguya ng father ko at pinapasa sa amin. So yung feeling ko na mahal, yung pagmamahal ng magulang ay naandun. Doon ko nadama yung pagmamahal ng magulang sa amin. Siyempre ngayon, iisipin mo, ay, ginawa ko ba yun? Diba? So yun, eto ah, directly mouth to mouth. This may not be the norm of your culture, but this is commonly done after the elder gives a pup kiss and a candy since there is nothing left in their mouth. Wala na daw. Nothing left to give, they will say the phrase, okay, now eat my tongue. Okay? Eat my tongue dahil syempre wala nang natirang candy. As His Holiness misspoke due to his less proficient English. So, na-misspoke lang ng Dalai Lama. Sa halip na sabihin na eat my tongue, suck my tongue ang nasabi. Kaya para sa mga pulangaw, huwag po kayong masyadong apektado. Hindi naman po bagay kasi sa inyo yan. Eh.